Hi guys, gagawa ako ng turo na yun kasi meron kami ng saging na ang tawag ba kasi sa saging ito sa Bisaya, bangan. So yun guys, gagawa ako ng saging na turo. So yung saging namin kasi nasisira na siya. Yan na guys, so ang lalaki pa naman yun. So yun yun ba, so saging nasisira lang. Ito yung mga masama na nasisira na. So, gagawa ako ng turon para hindi ko siya maitatapon. Kasi sayang naman, diba? Ang mahal ng saging na ito. Tapos, ganun lang. Ang ingitin lang. Kawawa naman, hindi siya pinatapon. So, yun. Ngayon, gagawa ako ng tatlong piraso na ito, saging. Tapos, hatiin ko siya ng sa gitna para mapakinabangan siya at hindi ko siya maitatapon. So, kailangan natin gawa ang paraan para hindi naman masayang. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, di ba? O, di ba? Kuripot talaga eh. So, yun guys, kailangan natin magtipid para makapag-ipon. Di ba? So, gumawa tayo ng paraan. Kung ano yung dapat natin para makatipid tayo sa ating merienda, di ba? Sa ating mga snacks. So, yun. Ito, gumawa ako ng paraan para makatipid ako sa snacks. And then, yung iba naman ito, bibigyan ko yung aking para makatipid siya na masarap pala itong turon ng Bisaya. So, yun guys. So, prepare lang ako nitong saging. And then, ito yung aking wrapper na pambabalot ko dito sa aking saging. And then, itong crop cheese para ito ay siyang magiging special na turon. And guys. So, yan guys. Ito, hinihiwa ang aking saging. So, pagising ng aking amo, meron siyang kakainin na turon. At hindi niya ito alam. So, gumawa lang ako ng invento para makain naman yung saging. Sayang naman. Sayang kung itatapon ko lang. Yung iba nga, walang kinakain. Tapos ako dito lagi nagtatapon ng pagkain. So, sayang, di ba? So, yan. Simula na ako magbalot ng aking saging. So yan guys, very simple lang talaga yung mga ating nilalagay dito. Tapos itong crab cheese, i-ano natin siya, mamaya ilagay natin pag ito ay ating binalot na. And then ito, cornstarch. Naglagay ako ng konti dito sa bowl para kumbaga pang dikit ko siya mamaya sa aking wrapper. So yan, magsimula na akong magbalot ng aking saging. Saging guys, so ayan, napaka simple lang guys. Ito yung aking hiniwang saging or the banana. So I put here and make spring and wrap. So maglagay tayo ng isang spoon nito, isang spoon ng ito crab cheese dito sa saging para malasahan natin siya mamaya. So ito yung ating napaka special na turon. 1 spoon lang guys, then irarap natin siya. Ayan, and then kukuha ka ng konti. Ayan, and then make like this here in your wrap, so it will not open the wrapper. So it will not open the wrapper guys, very easy lang po guys. So, makagawa na tayo ng ating merienda. Hindi na natin kailangan bumili sa labas. Diba? Makakatipid na tayo. Kasi, magiging yummy ito na mga kapag yung craft na yung kanina siya. Kasi, magiging special ng ating turon. So, yung iba naman nito, ang nilalagay nila ay langka or obi or honey. Depende sa inyong gusto na magiging flavor na gustong kainin. Or chocolate. Yan siya guys. Then,
prepare tayo ng sugar para ito ay magiging yummy. Yung aking wrapper guys is 20 pieces yung laman. So, asya siguro. Pero, marami na ito. Kasi, ilan lang kami kakain. Dalawa lang kami kakain ito. Kami lang yung ano. Tapos yung lalaki. Hindi siya makain. Hindi siya makain pero, malusog na malusog siya guys. Malusog na malusog. So, mamaya, magugulat yung aking amo. Masip meron yung sa magugulat siya. Anyways, yung aking amo, hindi siya mahilig ng Filipino food, ganyan. Pero, ngayon, ipapatikin siya sa akin na Filipino food. Diba? Sabihin ko sa kanya, hindi ito Filipino food. Ngayon, matitikman niya ang pagkaing Pinoy. Hindi lang ito sa Pinoy. Meron din ito sa mga iba at ibang bansa. Kung baga ito, discarte. Ika nga, yung mga Pinoy, mahilig mag-invento. Magaling mag-discover. Discover. Kung ano yung maganda at dapat na gawin niya. So yun po. So we will wait guys. Kaya nag-rarap pa ng ating saging na kayo man. So yung iba guys, nag-add sila ng sugar sa ano dito sa saging bago i-wrap. Pero itong sa akin, hindi na ako nag-add ng sugar kasi matamis itong saging na ito. So baka mag-over siya, pero kung sabay yung saging na ito, pwede kang mag-add ng sugar. Kasi ito, matamis na rin talaga siya, no need to put sugar. So mamaya na ako mag-add ng sugar kapag ito ay maluluto na siya ng pag ipa-fry ko siya, saka na ako mag-add ng sugar dito sa labas, hindi sa loob pag nagbalot. So yung iba, pag nagbabalot pa lang, mag-add na sila ng sugar. So itong in-add ko is nag-add lang ako dito ng cream cheese. So yun. I hope magustuhan niyo ito mamaya ang aking tolong. So yan guys, finished yan na ang ating turong. So now, mag-prepare ako ng pan with oil para ipa-fry ko na ang ating turong guys. Kailangan hindi siya gaano mainit yung ating mantika para hindi masunog kagad ang ating turon. So kailangan low heat mo lang din siya. Mahina lang yung apoy para guys. Wala siyang add na sugar ha. Yung lumalabas din, ano lang yung kanyang creamy cheese na nilalagay pang lumalabas siya. So, yan na guys. Ang ating turon. So, kaya siya medyo na parang sunog siya. Kasi,
yan yung kanyang cream cheese na lumalabas, guys. So hindi ko rin siya ganong totally na brown na brown. So tama na siya at crunchy na yung kanyang wrapper. So yun, guys. Thank you and bye-bye. So yan. So yan, guys. So yan. Sarap nyo, guys. So, you can try it para makasip kayo sa inyong bahay. Makasip kayo ng merienda, snack, or snacks. So, partner mo dito yung Pepsi. So, yan. So, yummy. Thank you, guys.